Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So this is our reading for Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius. Take only what resonates, guys. Sa mga gustong magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook. Okay. Friend ko rin, guys, ha? Hindi ako yon. So, isang shuffle na lang, tapos simulan na natin. Okay, sana mag-comment ka sa baba. Sobrang ma-appreciate ko yung comment. Kahit po heart-heart lang, smileys. Malaking bagay sa akin yon. Messages for Sagittarius, please. Okay. Lumilipad yung mga cards na. Seven of Arrows, Eight of Stones, Seven of Vessels, The Moon on Water. Bottom of the deck is the Hooded Man. Okay. Ace of Stones is also here. Someone in the past, the ancestor, someone in the past, ang nakikita natin dito na parang gusto niya nang i-end itong pag-iisip lang sa'yo. Like, there's this blockage sa inyong dalawa and gusto niya nang tapusin. This person is very insecure. Yung insecurity, hindi lang siya sa face, sa itsura, physical, etc. Pwedeng insecure siya sa money, finances, ganon. Lalo na with the Eight of Stones, this person is like, pwedeng nakikita niya yung mga kagalingan mo, skills mo, etc. Or maybe your career. And then nakikita niya yung sarili niya as like, hindi ako pwedeng humarap ng ganito lang ako. So this person is insecure. Ngayon, I can see a lot of emotion. This could be a soulmate with the moon on water. Sobrang grabe yung emotions niya para sa'yo. Na hindi mo lang alam. Maybe kasi that I don't see any communication. I don't see words na sinasabi nitong person na to. But rather, ayun lang. Basta, kasi there's this blockage eh. May blockage sa inyong dalawa. Ngayon, mahirap para sa kanya na sabihin kung ano yung mga gusto niyang sabihin because, you know, marami siya nakikitang insecurities sa sarili niya. Feeling niya, pag pinagsama kayo or sinama siya sa'yo, parang nakakahiya ata. Parang ganun. Tell me more. For the sign of Sagittarius, nakita ko ng big change sa'yo. Transformation. Malaking pagbabago pagdating sa iyong skills. Some of you pwedeng mabago yung skills mo. Or maybe money. And of course, it's like a positive change. So kung medyo hirap ka ngayon or medyo may mga problem ka regarding money ngayon, it will be, you know, there's a potential na maging mas maganda ang flow ng money para sa'yo. And yung skills na dadagdagan, yung knowledge mo lalong nadadagdagan, and yung mga daily activities mo na babago. Like for example, dati ganito lang yung gawain mo, ganyan. Pwede ngayon biglang maiba yung daily routine. You know, and
Yeah, your habits. Yung trabaho mo mababago. And maybe your priorities. Okay, Sag. Knight of Stones is here. Queen of Vessel. The Wheel. Eight of Bows. Like what I've told you, may pagbabago with the Wheel. You will be celebrating with something na malapit mo nang maranasan. I can see celebration. Queen of Vessels. To me, it looks like a fish. It is a fish. I mean, it's like parang nahuling isda. Diba? Yung energy. So, it's like, you know, fish is abundance. Fish is money. Tapos, dahil nahuli siya, it's like something na makukuha mo or maa-accomplish mo. The Knight of Stones is here. It will be very fast. So, kung ano man yung transformation na ito, kung ano man ito makukuha mo na ito, it's something na mabilis mong makukuha or mabilis na dadating sa buhay mo. The Two of Bows is here. Especially kung medyo nakakapag-desisyon, nakakapag-isip ka na ng maayos ngayon. I can see problems in the past na might be medyo sumubok sa'yo na wala ka magawa. And not only you, but the people around you. So, sinubok ka talaga nito. Kung ano man to. And the Three of Bows, this is like some kind of growth, no? Na might be kaya mo naranasan or na-experience yung bagay na yon in order for you to grow. In order for you to grow, in order for you to learn. Para may matutunan ka, para mag-grow ka. So, not only you then, pati yung mga tao sa paligid mo. And then, with the Woodward, this is you na mas naging, alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Naging mas, ano ka na, mature enough to face kung ano yung mga challenges. And because of that, naging mas madali na lang sa'yo ang lahat. And I can see you, you know, being, finding your way out. Pwedeng makakaalis ka or makakalabas ka sa isang sitwasyon or nakalabas ka na or yung iba malapit ka nang makalabas or makalagpas sa sitwasyon na sobrang sumubok sa'yo. But I told you have learned a lot. It's like a man na parang pumasok sa isang kuweba, no? And then hindi niya alam kung paano lumabas kasi naligaw-ligaw na siya. And then of course, dun sa pagkakaligaw na yon, either you die or you survive. And after that, ang nakikita natin ngayon, nandun ka na sa may dulo, nandun ka na sa may labasan. And you have survived, you have learned a lot of skills, knowledge, and then, sisiyaw na lang sa'yo kung ano pa yung magiging challenge doon sa labas na yon. And after, and also I can see, yun nga, yung celebration ng mga tao sa paligid mo. Because you will be earning or you will be you know, blessed. Magiging blessed ka na sa mga susunod na araw at linggo para sa'yo. You have to manifest this. I like your energy. I like your energy. Alam mo yan, yung mga pinagdaanan mo na yan. Alam mo yan. And, yeah, in the near future, pagdating sa love, the Six of Stones is here. Someone is, you're going to learn something. If you're in a relationship, medyo hindi maganda ang energy nito kasi you will be finding out some kind of truth, no? And may magpapabagsak or magiging problema sa relationship, sa connection ninyo with the Green Woman. So, this is showing us the Green Woman. This could be, let's say for example, you're married, there's this kabit energy na pwedeng malaman or makita mo or maging threat lang naman. Kung hindi pa naman siya kabit talaga, it's like threat. Parang, you know, nakakapangamba yung pagdating nitong taong ito because, you know, there's a lot of desire pagka gusto mula dun sa person na yon that could destroy the relationship or the connection. Okay? Some of you nasa side yun ng person mo, some of you nasa side mo. Okay? So,
kasi pwedeng magkaiba-iba yung side. But there's some person na pwedeng maging mitya ng relasyon ninyo. Okay? Thank you for watching. I love you all and bye-bye.